Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, saan man kayo naroon dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din po sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ngayon po ay araw ng Martes, ano po? April 21, ano po, sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang mga dako sa buong mundong ito. At tunay na ang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Kung kaya't abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang magministeryo sa pamagitan ng Ride On Ministry sa kanyang episode 28.1, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Almighty and Living God, we invoke Your presence in our midst as we proceed to this very important episode of Ride On Ministry. May You be with us, O Lord, through the presence and the power of Your Holy Spirit to guide us, to inspire us, and even to whisper to us the words that You would like to impart to each one of us. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ano po? Mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon, kumusta ho ba kayo? Ano po? Sa buong magdamag na inyong nasumpungan niyo ba ang banal na presensya ng Diyos sa inyong pagtulog kagabi? At kayo ba'y nagkaroon ng maliwalas na pagkagising na merong mangiti sa inyong mga labi, na merong pagpupuri sa ating Panginoong Diyos? Kung kaya patuloy po natin na pinupuri ang ating Panginoon. Kaya awitin po natin ang pagpupuri sa ating Diyos na buhay at nararapat lamang po na Siya po ay ating pong handugan ng ating mga pagpupuri at awitin po natin ng Come Holy Spirit. Jesus Christ is
is Lord. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Come in thine own special way. Something good will be going to happen to me. Happen to me this very day. Something good is going to happen to me. Happen to me this very day. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come in thine own special way. Come in thy own special way. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ba, mga kapatid at mga kababayan, maka-ride on sa ating Panginoon? Lagi-lagi ho ba sa inyong mga buhay na inyong kailangan ang presensya at pagkilos ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay? Ako po ay naniniwala na lahat ng tao ay kailangan po ang banal na presence ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sa Kanya tayo nakatitiyak ng ating mga pagtatagumpay at gayon din sa lahat ng mga bagay na ating pong gagawin na sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya patuloy po natin na i-invoke ang presence ni Lord sa ating mga buhay. At patuloy po natin na anyayahan ang kanyang banal na Espiritu na mamukadkad sa ating mga puso at gayon din sa ating mga isipan at sa ating buong pagkatao. Nang sa gayon ay mapaglabanan natin lahat ng mga pagsubok, mga banta, at gayon din ang mga mabibigat na mga struggles sa buhay na ito. Wala nang higit na tutulong pa sa atin na laging nakasubaybay at kapisan natin. Walang iba kundi ang Diyos na ito. Kaya nga po, ang ating pong banal na teksto sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa Kabanatang 105. Ito ho ay 45 verses, pero ang aking babasahin lamang ay hanggang talatang 11. Ano po? At ganito po ang sinasabi ng Psalms chapter 125 verses 1 to 11 sa wikang Tagalog. Dapat na si Yahweh
itong Panginoon ay pasalamatan ng kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang tipang pangako ay laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawan niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay. Para sa Israel, ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Sinabi ng Diyos, ang lupang kanaay, ikaw ang kukuha. Bilang bahagi mo sa aking pangako na ipamamana. Ito ang banal na mga salita, bahagi ng kabuuang kapitulo ng awit 105 o Psalms 105. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos na ito na patuloy na nangungusap sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang kabuuan ng tekstong ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay bahagi ng maraming mga awitin at panalangin ng salmista sa kasaysayan ng patuloy na pagkilos at pagliligtas ng Diyos na si Yahweh sa bansang pinili ng Diyos mula pa sa pasimula, magpahanggang sa panahon na naisulat ito at magpahanggang sa kabila ng panahon ng pagkakasulat at gayon din sa ating kasalukuyang kalalagayan ng mundo, lalong-lalo na ang Pilipinas na ito na ating pong pinakamamahal. Kaya nga po ang nagpublish o kinasangkapan ng Diyos upang mailathala ito
ay merong inilagay na pamagat na awit sa paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Paggunita sa kasaysayan ng bansang Israel. Kung sinasabing bansang Israel, ito ho ang bayang pinili ng Diyos. Ito ang bansang iniahon, pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. At matagal na paglalakbay at hanggang sa kanilang marating ang lupang ipinangako, pero napakaraming yugto ng kanilang buhay na nasubok ang kanilang pananampalataya at pananaig sa Diyos na si Yahweh na siyang nag-ahon at nagpalaya sa kanila. Pero hindi lamang ito partikular na kalaan para sa bayang pinili ng Diyos, sapagkat tayo na mga iba't ibang mga bayan sa buong mundong ito ay naturingan din na ekstensyon ng bayang pinili ng Diyos. Kung kaya't mababasa natin sa banal na kasulatan na the new Israel, kaya purihin natin ang Diyos na ito. Pero napakaganda na atin pong patuloy na guni-ginita, inaalaala ang makasaysayang patuloy na pagkilos ng Diyos ng kasaysayan. Bawat bansa ay meron pong inaalaala, ginugunita. Nakatulad na lamang po ang bansang Pilipinas na dumanas din ng maraming karanasan ng pagsakop ng mga dayuhan. Katulad ng mga Espanyol, katulad ng mga Hapon, at gayon din ang Estados Unidos. At magpahanggang sa kayon ay merong mga tangka ng banta ng soberenya at pagsakop sa mga kapilas ng nasa sakupan ng ating bansa, katulad dyan sa South China Sea ang pinag-aagawan, at gayon din ang bansang China na kanilang sinakop at nag-establish ng talaga namang hindi lamang isang dako na kung saan ay ito ay isang resort, kundi ito po ay nagsisilbing base militar ng China. Kaya't hindi ho patuloy na magtatagumpay iyan. Kaya kayo na mga autoridad ng China, mag-isip-isip kayo sa pangunguna ng presidente at sa lahat ng mga galamay. Pag-isipan ninyo, huwag niyong ituloy ang pananakop ninyo sa lugar na kung saan ay sakop ng bansang Pilipinas. Kung kaya't ngayon pa lamang ay aming matindi at malakas na sama-samang pagkundina at pag-upos sa inyong ginawa. Kaya mag-isip-isip kayo na dyan sa China. Hindi naman sa kayo binabantaan, kundi alalahanin ninyo ang sukli ng Diyos sa inyong illegal na pagsakop.
Pero ipanalangin natin mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride on sa Panginoon sapagkat South China Sea na yan na may tuturing din na pandaigdigang na navigational na lugar na kung saan ay nagkakaroon ng gitgitan ng mga superpowers sa mundong ito. Sa pagitan ng China at gayon din ng United States of America at meron din mga ilang mga bansa dito sa Southeast Asia na naapektuhan katulad ng Thailand, ng Vietnam at Malaysia. Kaya we continue to pray and intercede na nawa mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos na sana naman po ay wala hong magiging paparating na mas malaking banta sa gitna at sa kabila nitong COVID-19 na ito. Ngayon pa lamang ay we oppose and we reject any form of war that may happen. Kaya ito po ay patuloy natin na isama sa panalangin natin sa Diyos. At gayon din po, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon, tayo rin na mga nilalang ng Diyos, tayo bilang mga pamilya ng Diyos, meron din tayong mga partikular na inaalaala, ginugunita sa ating mga buhay at pamilya. And we indeed acknowledge and praise the Lord for all of this journey na ating pong naranasan, na ating pong ipinapahayag sa Diyos, ng Diyos na ito ay hindi po nakalimot. At gayon din ang church, marami hong mga ginugunita sa kasaysayan ng bawat kasaysayan ng iglesia. Not only in the Philippines but throughout the whole world. And we praise the Lord for the establishment, for the founding of every Christian church in the globe. At yan ay bahagi ng isang pangkalahatang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. At katulad na lamang ang isinaysay ng salmistang ito mula verse 1 hanggang 45, hindi man natin basahin ang lahat ng ito, ay naririto ang ilang kaganapan ng paggunita sa napakahalagang kasaysayan ng bansang Israel. A glimpse of the gigantic historical account of the Israel nation. Natunay ng Diyos ay napakabuti sa kanila. Kung kaya po ang salmista na sumulat nito ay sinasabi niya na dapat na si Yahweh, itong Panginoon, ay nararapat na ating pasalamatan. Alin ang ating pinapasalamatan sa Panginoon na ito? Lahat ng kanyang ginawa, hindi lamang sa bansang Israel, kundi doon sa verse 1, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Sa lahat ng bansa'y dapat na ipaalam. At napakahalaga dito ang palagiang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, na hindi lamang sa pamagitan ng ating mga pag-awit sa Kanya, hindi lamang sa pamagitan ng ating paglapit sa Kanya, kundi
higit sa lahat ay nalalakipan yung ating paglapit, yung ating pagpupuri na mayroong pag-awit sa Kanya, na kaalinsabay ang ating pagsasaysay sa Kanyang ginawang mga kagilagilalas sa ating mga buhay, sa ating bansa, at gayon din sa bansang Israel na ginugunita. At we can do this, my dear friends in the Lord, even at this point in time of difficult crisis, global pandemic, coronavirus disease, in every place throughout the whole world. We can still indeed utter words of prayer, words of praise and thanksgiving, and words of sharing the greatness and the amazing acts of God, the Almighty, the Yahweh, manifested in Jesus Christ, continuously working all throughout to the presence and power of His Holy Spirit. Kaya nga po, ang sinasabi ng salmista, tayo ay dapat na magalak. Yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay itinuturing tayong mga Kanya. Nasa ilalim ng Kanyang pamamahana, ng Kanyang pag-ahari, na nararapat lamang ng banal na pangalan ng Diyos, ang napakadakilang Diyos na ito. Kung kaya't nilalapatan natin ang ating pagpupuri na merong pagsasaysay sa Kanyang ginagawa, na meron hong kagalakan, na meron hong kaluguran sa ating Panginoong Diyos, nakalinsabay na sa ating mga puso't isipan ay talaga naman nag-uumapaw ang saya, ang galak at kagalakan, sapagkat merong Diyos na buhay na pinanggagalingan dito, na nagpapasaya, nagbibigay ng galak at gayon din ng kakontentuhan sa ating mga buhay. At a very, very important challenge of the psalmist. As per indicated in verse 4, na sinasabi, siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Napakahalagang puntos yan. Napakahalagang challenge yan ng salmista sa bawat isa sa atin. Bakit natin hahanapin ang Diyos? Sabi nga ng isang pilosopong tao na sa kanyang tugon sa napakamaigting at masugid na evangelistic na ginagawa ng isang Christian believer, na sa kanyang pag-evangelize sa taong pilosopong ito, ay kanyang natanong na natagpuan mo na ba si Jesus? Natagpuan mo na ba si Jesus? At ang sagot ng pilosopong taong ito ay ganito po ang kanyang tugon. Bakit? Nawawala ba si Jesus? Bakit ko siya hanapin? Nawawala ba si Jesus? Meron naman siyang puntos. Tunay nga naman na hindi nawawala si Jesus, pero hindi iyon ang punto de vista na tinutukoy ng mananampalatayang
evangelist at gayon din ang salmistang ito na ang kanyang sinabi, siya ay hanapin hindi dahil sa nawawala ang buhay na Diyos na si Yahweh, kundi ito ho ang katotohanan na kung saan na sa bawat paggugunita ng kasaysayan at gayon din ng ating mga buhay sa daigdig na ito na lumalakbay at sumusuong sa iba't ibang mga pasanin at gayon din sa mga pagtatagumpay. Ang nais lamang iparating nito ng salmista at gayon din ng masugid na evangelist nang katanungan na natagpuan mo na ba si Jesus, at dito naman na ang sinasabi ng salmista, siya ay hanapin. Matatandaan ba natin yung sinabi ni Jesus na kung kayo'y kumatok, kayo ay kanyang pagbubuksan. Kung kayo ay humingi, ay kanyang ipagkakaloob. At gayon din, kung inyong hahanapin o seek, ay inyong masusumpungan. Para sa akin, ang mga katagang yon ay ipinapakita sa atin that we should always put first or seeking first the kingdom of God and His righteousness. We should always seek Jesus Christ, the concrete manifestation of God the Almighty, sapagkat sa Kanya nakasalanay ang kaligtasan, sapagkat sa Kanya nakasalanay ang Panginoon na laging maasahan natin kung siya ay patuloy natin na hanapin. Hanapin siya in terms of being always in tune with Him, always in tune with His Word, always in tune in prayer, and always in tune with Him in worship, in praising, and even in sharing the greatness, the acts of this Almighty God, the Yahweh, in Jesus Christ to all nations throughout the whole world. Diba yan ang siyang mandato ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang paggabuhay na maguli doon sa Matthew 28:18-20. Go ye therefore to all nations. At kanyang binanggit doon, ano ba ang gagawin natin sa ating mga paghayo? Kaya nga po, patuloy po natin hanapin ang Panginoon. Ano po? Ibig sabihin ay patuloy po tayo na nananatili at nakakonekta sa Panginoon na ito. Kung tayo po yung cellphone at kung tayo po ay fully charged ng ating battery, at may mga pagkakataon ng cellphone ay nadi-discharge sapagkat nagagamit ito ng ilang mga oras, at ang gagawin natin sa cellphone na ito ay ating pong isinusuksok yung charger, at yung dulo ng charger sinusuksok naman natin sa linya ng Miralco. At ang cellphone na ito ay nagkakaroon ng panibagong lakas, nagkakaroon ng panibagong strength,
nagkakaroon ng panibagong lakas at kuryente na magagamit natin. Kung kanya't ang cellphone na ito at maging ang cellphone na hawak-hawak ninyo palagi, ay wala pong kabuluhan yan. Kung wala pong current, ano po? Kung hindi po nire-recharge sa lagi hanggang sa mapulit charge, at gayon din po tayo na mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon, siya ay hanapin lagi sapagkat sa Diyos na buhay na ito, sa Kanya tayo makakasumpong ng lakas na siyang maaasahan natin sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na, lalong-lalo na sa panahong ito na tayo po ay dumaranas ng matinding global pandemic coronavirus disease 19. Kaya nga po, in the course of our difficult journey and situation of our respective lives, not only us, all people in the world who are being affected by this global pandemic. Kaya napakahalaga ang patuloy natin na pakikipaggunita sa paggunita ng salmistang ito sa kasaysayan ng bansang Israel, including of reminiscing of our past experiences and even the past historical account of our church and even the Philippines and throughout the whole world. Na laging ipinaparating sa atin na napakabuti ng Diyos. Ang Diyos lagi ang siyang tagumpay at siya lagi yung inaasahan natin. Siya lagi yung maasahan natin at walang mintis ang kanyang pakikiisa. Kung kaya't sinasabi ng salmista na talaga namang napakaraming ginawang himala ang Diyos na ito sa bansang Israel at gayon din sa buong daigdig. Kaya nga ho, sa pangwakas na hamon nito, kaya napakahalaga na sa ating paggunita ay lagi natin alalahanin ang tipanang ginawa ng Diyos sa kanyang bayang pinili at pinalaya. At gayon din ang tipanan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alalahanin natin na kaakibat ng pangako ng Diyos na ito ay ang katotohanang patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos ang mga blessings sa atin at gayon din ang mga pagtatagumpay na ating pong natamuna. Kaya nga doon sa pinakahuling versikulo ng chapter 105 ng Psalms, ang sabi doon, ginawa niya ito upang ang tuntunay kanilang mahalin. Yaong kautusan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh. Kaya, ang tagumpay ay nakasalalay doon sa kahalagahan nang pagtupad o pagsunod sa kanyang mga alituntunin at gayon din sa kanyang mga kautusan at mandato. At gayon din po,
ang tagumpay una sa lahat sa Panginoong Diyos upang ang community, enhanced community quarantine at ang global pandemic na ito ay tunay na mawawakasan. Kung tayo po ay patuloy na magkaisa, magtulungan, sundin at gawin ang mga alituntunin at mga ipinag-uutos ng enhanced community quarantine, gayon din ang bayanihan to heal as one. Kaya in the mighty name of God in Jesus Christ, sa gabay at tulong niya, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pagkilos, magtatagumpay tayong lahat. Magtatagumpay ang Pilipinas, magtatagumpay ang bawat bansa. Basta tayo po ay sama-samang hanapin siya at patuloy na ilagak sa kanya ang ating pagsampalataya at pag-asa at laging umaasa tayo sa kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. At meron akong nasumpungan na isang awit na bago tayo dumako doon sa pag-intercede sa mga comments at pag-acknowledge sa mga kapatid natin na nag-view, nag-likes at nag-share, ay awitin po natin itong Spirit of God. Ano po? Sa wikang Tagalog. Kahinaan ko ay palakasin at turo ang kita ay mahalin. Ang ibigin ka ay iyong nais ng buong puso, kaluluwa't isip. Sa krus mo doon ako'y kakapit hanggang kita'y lubusan masapit. Bayaang kita'y laging madama na malapit at aking kasama. Turuan akong laging magbata nang magwagisa pa kikibaka. Ako'y turuan kita'y mahalin katulad ng iyong mga anghel. Ang aking puso ay paningasin ng pag
pag-ibig mo di nagmamaliw. Amen sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, napakaganda at napakahamon ang bawat katitikan ng imno na yan, Spirit of God na isinatagalog ng mga kinasangkapan ng Diyos, at yan ay masusumpungan din natin sa imnaryo. At purihin po natin ang Panginoong Diyos kung kaya't tayo po ay magpatuloy sa ating gawain sa Ride On Ministry. Muli, ang pangungumusta ng abang lingkod ng Diyos, kumusta ho ba kayo? Kumusta ang inyong kalalagayan sa ngayon? Hindi ko po kayo nakikita ng personal ni hindi ko man nang may abot ang aking personal na pangungumusta sa inyo, pero with this technology na ibinigay ng Diyos sa atin ay we can still extend ang ating mga damdamin ng ating pangumusta, ang ating malasakit, ng ating prayer sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kumusta kayo lahat dyan sa inyong mga tahanan, saan man kayo naroon, panalangin ko sa inyo na stay at home and stay safe with the protection of God, the Almighty, sa inyong mga buhay. Nanawa, hindi po kayo ma-infect ng COVID-19 na ito. Kaya tayo po ay tumindig at iganon po natin ang ating mga kamay. Para sa ganon ay kumustahin natin ang bawat isa sa atin. At ang ating pangungumusta ay iganon po natin ang ating mga kamay sa bawat isa. Bagaman hindi tayo nakikita ng personal katulad ng dating normal na kalagayan natin. And with this kamay natin na ipinagkaloob ng Diyos, and then we shout out to each one of us at sabihin natin na namimiss kita at nais kong iparating sa iyo ang aking pangungumusta at gayon din ang aking pagmamahal sa iyo bilang kapatid sa Panginoon. Pagkatapos ay ang dalawang kamay natin ito ay iganon po natin sa ating mga dibdib. Na ibig sabihin natin ay we indeed embrace each one of us. Kahit na ilang milya, kahit napakalayo yung ating physical and social distancing. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po ang naramdaman ninyo ginanon natin kamay natin at ginanon natin na para bagang namimiss natin ang bawat isa, nangungumusta tayo at nagpapahayag tayo ng ating pagmamahal, ng ating pagmamalasakit at sinasabi natin na I love you in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po pinaparating ko po ang pagbati at gayon din ang aking pagmamahal sa inyong lahat mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nais po nating batiin ang ilang mga kapatid natin na kung saan ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito, na di man natin na mabanggit lahat ng mga pangalan ng bawat isa na nagse-celebrate ng birthday san man sulok sa daigdig na ito, ay kasama din sila. Katulad po ng kapatid na Mafel Saltarin Taginod, na siya po ay naninirahan doon sa Tainan, Taiwan. At gayon din ang kapatid na Elma Torres mula sa Baguio City, Benguet. At gayon din po ang kapatid na Edward Tangonan dyan po sa Banisilan, North Cotabato, Mindanao. At kung saan siya po ay nagtatrabaho dyan sa SM City, Cagayan de Oro City, Mindanao. Pero sa ngayon ay walang trabaho dahil
nakalockdown ng Cagayan na de Oro City. At gayon din po ang kapatid na Jayward Villanueva doon sa Cagayan, ano po, Pamplona. At ang kapatid na Cherry Bergoglio ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Emeline Maburang na kung saan ay nandun po sa New York City, United States of America. At gayon din po ang kapatid na Ninia Tan na doon sa Piatta, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Paul Tangonan dyan sa Pamplona, Cagayan, pero siya nanirahan dyan sa Alacapan, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Bernalise Grace Roberts na ito po ay mula dyan sa Rizal, Nueva Ecija. Pero siya po at ang kanyang may bahay ay naninirahan doon sa Renix Valley, West Virginia, United States of America. At gayon din po ang Pastor Jake Caballero, isa po sa seminarian dyan sa John Wesley Theological Seminary sa Samal, Bataan. At gayon din po ang kanyang weekend appointment ay dyan sa Pansol, ano? Pansol Methodist Church sa Pansol Diliman na Quezon City. At gayon din po ay wala ho tayo nakita na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pero I believe na meron po nagse-celebrate ng wedding anniversary sa araw na ito. Kaya lahat kayo na nagse-celebrate ng birthday at wedding anniversary, kayo po ay aming binabati. At nice po namin na kayo po ay aming handugan ng awit, ano po? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and intercede for our brothers and sisters who are at this point in time celebrating their particular birthday. And we thank you, Lord, for their lives and for their current situation, O Lord. We pray for blessings and added more and more years to come to celebrate in their particular family. At ikaw po, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, magpala, at samahan mo sila sa kanilang mga pagtatagumpay sa buhay, at gayon din ang marami pang mga pangarap ay may sasakatuparan nawa, Panginoong Diyos. Kaya nga po, gayon din po ang mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary or any special occasion sa kanilang pamilya, pagpalain mo silang lahat, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. At mula sa aking pamangkin, sa aking pinsan na isa sa mga anak ng kapatid ng aking ama, at ang kapatid na Shirley Tangonan Cabrera, na sila po ay nandoon sa Florida,
United States of America. At kagabi ay akin pong nabasa ang kanyang regards, greetings, and prayer requests. At ang kanyang sinabi ay patuloy na ipanalangin si Mrs. Imelda Tangonan, na ito po ay nurse din sapagkat contracted din siya ng coronavirus. At gayon din ang kanyang kabiyak na si Pedro Tangonan Jr., ang patuloy na kagalingan at recovery nila. At sinasabi ng aking pinsan na si June at gayon din ang kanilang anak ay nasa kanilang tahanan na at maayos na ang kalagayan. Kaya purihin po natin ang Panginoon. At yun naman ang kanilang panganay na Sinel. Sa awa daw ng Diyos ay wala naman daw COVID-19. Kaya gayon na lamang ang kanyang pagpapasalamat. Pero ganun pa man ay binabanggit ng aking insan na itong kapatid na Imelda Tangonan ay nasa panahon ng extubate. She's still getting high oxygen flow rate doon sa hospital, pero siya ay improving. At ang pag-iusap ay please continue to pray for her. At thanks again. Best regards to all. Please take care and stay safe. God bless and more power to you. I love you. Kaya yan po ang kabuuan ng prayer request. Kung kaya't ay atin pong ipanalangin sa ating Panginoong Diyos, aming Ama at aming Panginoon, pinapanalangin po namin ang prayer request ng kapatid na Shirley Tangonan Cabrera mula sa Estados Unidos, sa Florida, ang patuloy na kagalingan recovery ng kapatid na Imelda Tangonan, na siya po o Diyos ay patuloy na gumaling at makarecover pagpalain ng hospital, lahat ng kinakasangkapan at gayon din ang kanyang buong pamilya ay pagpalain din ang kanilang pagpapasalamat o Diyos sa kagalingan ng kanilang daughter. At gayon din ang kabiyak Pedro Tangonan Jr. At umaasa kami o Diyos na malalagpasan ng buong pamilya ang pagsubok na ito. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Kaya nga po, shout out to all of you dyan na mga kamag-anak sa Estados Unidos. At regards sa inyong lahat. At gayon din po ay atin din pong napag-alaman na ang former senator and former DENR secretary at dating congressman at dating assemblyman mula sa Cagayan Valley doon sa Isabela, si Gerson Alvarez ay pumanaw na dahil po sa COVID-19 sa edad na 80 years old. Ganun pa man ay nandun din ang pagpapasalamat sapagkat ang kanyang may bahay na ang kapatid na Cecil Guidote Alvarez ay nakalabas na rin mula sa pagamutan sapagkat siya rin po ay nagpositibo. But praise the Lord, ay siya po ay gumaling mula sa karamdaman na ito. Kaya ipinapaabot po natin ang ating pakikiisang damdamin sa pamilya Alvarez at isama na rin natin itong ipinarating sa atin ni Dr. Patrocinio Boyet Serranilla ng City of Palayan, Nueva Ecija, na mula kay Father Romy ng Cathedral
ng Roman Catholic Church dyan sa Lemery, Batangas, na kung saan ay dyan kami nagtumuloy pagkatapos ng aming relief operation doon sa Batangas, sa Gonsilyo, sa isang barangay doon. At kami naman ay talaga namang inasikaso ng Father Roby na kaklase ng Dr. Patrocinio Boyet Serranilla doon sa Central Luzon State University. Ibig sabihin doon ay nagkasabay sila doon na kumuha ng Bachelor of Science in Veterinary Medicine. Kaya doktor din ito at pare. Ano po? Kaya ang kanyang ipinarating na mensahe ay regards kay Bishop. Ang tinutukoy na Bishop dito ay walang iba kundi ang abang lingkod ng Panginoon at gayon din kay Pastor. At yung Pastor na yon ay si Pastor Rodel Serrano at kay Jaconesa, si Deaconess Merlin Sebastian. May kapatid yung isa pari namin dito. Ibig sabihin ay isa sa mga pari doon sa katedral ng Lemery, Batangas, ay namatay sa COVID-19. At siya rin po ay city councilor ng Batangas City, Batangas. Kaya ipinapaabot din po natin ang ating pagkikiisang damdamin at panalangin sa pamilyang ito. At isama na rin po natin, sapagkat related sa dalawang bagay na yan, ang total deaths sa Pilipinas na as of 5:50 this morning, April 21, 2022, as per reported by CNN Philippines from the two sources. And in the Philippines, from the Department of Health, na meron pong total deaths of 428. At globally, as per reported by Johns Hopkins sa University sa Estados Unidos, na meron pong total deaths na 169,794. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ay tayo po ay dumako sa panalangin sa pagkakataon na ito. Kaya manalangin po tayo, mga kapatid at mga kababayan, sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, pakinggan po ninyo ang aming mga panalangin at mahabag po kayo at aming ipinagtatagubilin ang mga katawan, espiritu at kaluluwa ng aming mga kapatid na kabuuang namatay sa buong mundo. At kasama na dito ang former senator at former DNR secretary Gerson Alvarez at gayon din po ang kapatid ng isang pari na konsihal doon sa Batangas City, Batangas. Into thy hands, O Lord, we indeed commit
all of them, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, mga kapatid at mga kababayan, sa ating Panginoong Diyos, ay meron pong updated total COVID cases in the Philippines. Na ito po ay 6,459. At gayon din sa buong mundo, 2,468,733. Kung kaya't isama po natin sa panalangin ng lubos na kagalingan nila, ang kalakasan, at gayon din ang patuloy na pamatnubay at mabisang pag-aruga at pagpapagaling ng lahat ng mga hospitals at lahat ng mga frontliners, doctors, nurses, mga equipments, testing facilities, and even the other medical practitioners na ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Kaya isama po natin sa ating panalangin sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos nang lahat ng mga ito ay gagaling at malalagpasan nila ang COVID-19 na ito. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, have mercy upon all of these total COVID cases throughout the whole world. Please hear our prayer for them. At gayon din sa mga hospitals, mga frontliners na inyong kinakasangkapan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, patuloy po natin na purihin, walhatiin ang ating Panginoong Diyos na kung saan ay meron pong total recoveries from COVID cases na 613 in the Philippines, whereas in the totality of these statistics of the global total recoveries amounting to 644,262. We thank you, Lord Jesus Christ. We praise your holy name for the success of the medical treatment upon all of these recovered patients. Thank you, Lord. At salamat po sa mga ospital, sa mga frontliners na inyong kinasangkapan. At nawa, Panginoon, tuloy-tuloy po ang kanilang kagalingan na at maayos at mainam na kalusugan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. At gayon din po, mga kapatid, ay isama po natin sa panalangin ang buong Pilipinas sa pangunguna po ng ating President Rodrigo Roa Duterte at lahat ng mga nasa ilalim ng kanyang panunungkulan
hanggang doon sa LGUs at bawat pamilya at bawat mamamayan. At hindi pa natin alam sa ngayon ang mga susunod na mga hakbangin pagkatapos ng ending ng April 30 nitong taon na ito sa naging extension ng Enhanced Community Quarantine. At merong mga nagsasabi na modified na pagpapatupad ng community quarantine, at isama po natin sa panalangin ito na naway malagpasan at maging matagumpay ang lahat ng pagkilos at lahat ng mga precautionary measures and acts, ways and means, at gayon din ang pinansya ng bansang ito at gayon din ang pangailangan ng bawat mamamayan, lalo na po yung mga higit na nangangailangan. Kaya isama po natin sa panalangin ito at kasama na rin ang gayon din ang patuloy na pag-iingat ng Diyos, at gayon din po at wala na sana yung magiging pasaway at matigas ang ulo. Kaya tayo po ay sabay-sabay na manalangin sa pagkakataon na ito. Yes, Lord Jesus Christ, mahabag po kayo sa aming bansang Pilipinas at gayon din ang iba pang mga bansa, at inyo pong patuloy na pakinggan ang aming mga pagsusumamong panalangin para sa ikabubuti, para sa matagumpay na katuparan ng pagpapatupad ng mga hakbangin upang sa ganon ay tuluyang mapuksa at mawakasan ng COVID-19 na ito, at marami pang gagaling at wala na sanang may infect ng COVID-19. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Gayun din po, alam ko po na meron tayong personal na prayer request ng ating mga pamilya, at patuloy po natin na isama sa ating mga panalangin ang mga personal na mga prayer request natin, at umaasa tayo sa Diyos.